Kailangan natin mag-usap tungkol sa sex. Oo kapatid, sinabi ko, ang sex. Sa ating lipunan dito sa Pilipinas ay may kakulangan nga tayo tungkol sa edukasyon dito sa topic na ito. Sa personal na karanasan ko nga ay hindi ako nakakuha ng edukasyon tungkol sa sex mula sa mga magulang ko at hindi ko sila masisisi kasi hindi rin sila naturuan ng maayos sa kanilang mga magulang. Kung kaya, tuloy-tuloy lang yung siklo na yan. Siguro sa unang panahon ay mas open yung mga tao sa mga pamilya tungkol sa pakikipag-usap about sa sex. Pero may nangyari nga sa kultura natin na kailangan nga natin pag-usapan sa ngayon para maging mas malinaw tayo sa isa't isa. Kung kaya nung bata ako ay nagkaroon ako ng panahon na hinanap ko na lang kung paano ako matututo sa sex sa internet. O hindi kaya sa mga kaklase natin, nakakakuha din sila ng impormasyon sa internet. O di kaya nakakakuha sila sa medyo mas matatandang mga tao pero hindi pa rin kompleto yung impormasyon. At minsan nga ay mali pa yung naibibigay. Ito ay dahil nga may tabu tungkol nga sa sex. Pero gusto kong basagin yung tabu na yan para mas maliwanagan tayo. At hindi kayo magkaroon ng mga mali katulad ko. Ang nangyari kasi dahil diba lumaki ako bilang isang Katoliko sa isang all-boys school sa Ateneo de Manila. Tapos may kakulangan nga ng impormasyon tungkol sa sex at hindi pwedeng pag-usapan sa pamilya dahil nga may kahiyaan na hindi mo maintindihan. Tapos may mga guidance counselor naman sa school pero parang hindi umabot sa punto na talagang naging komportable yung pakikipag-usap sa mga guidance counselor na ito. At least sa sarili kong karanasan ha, parang may barrier. Lalo na kapag halimbawa ang guidance counselor babae, dapat ang guidance counselor ay lalaki din kung lalaki yung kakausapin. Pero yun nga, dahil nga sa kultura natin ngayon na hindi na pag-uusapan sa pamilya, ay parang napupunta na yung responsibilidad sa paaralan. Meron sanang isang sistemang mabubuo ang paaralan na may tao na mapagkakatiwalaan talaga ng mga estudyante tungkol sa sex. Kasi dapat meron talagang magsasalita tungkol dito. Kasi lahat tayo ay may biology. Meron tayo lahat na mga sexual organs na kailangan gamitin. Kasi may aabot na punto sa ating puberty na kailangan talaga mag-reproduce ng ating katawan. Ibig sabihin, kailangan ay magpalabas ng similya. Kailangan merong stimulation dyan. Kasi yun talaga yung mekanismo ng katawan natin. Kung kailangan talaga pag-usapan, hindi pwedeng ipagkaila kaysa naman ang mga tao maghahagilap lang ng impormasyon sa internet sa mga tao na pwedeng may mga masamang motibo. Mas maganda na manggaling sa mga tao na may malasakit talaga sa kapwa nilang tao. Lalo na yung mga malalapit sa atin or malalapit sa ating buhay. Kung kaya kung pwede sana na mas mabuksan ito sa mga pamilya, mas mabuti. Pero ako na nga ang nagbibigay sa inyo na simulan na natin itong pag-uusap tungkol dito. Kasi kung hindi natin pag-uusapan, mas maraming ang mga mabubuntis nang wala sa oras. Marami din relasyon na mabubuo na magkakasakitan pala. Tapos maaanakan at magkakaroon nga ng mga broken families dahil hindi naturoan ng maayos tungkol sa mga contraceptive. Tapos ang mas malala pa ay magkakaroon nga ng mga disgrasya na mabubuntis tapos ipapa-abort. Yun yung mas malala kasi, di ba sinasabi ko nga na sana ay hindi tayo mag-abort dahil pagpapatay na nga yan ng bata. Pagdating kasi ng puberty, mga 13 years old, talagang darating yung panahon na parang yung hormones natin ay lalakas sa ating mga katawan. Na dahil nga sa hormones, parang naluloko yung sarili nating sistema na yung pinakamahalagang gawin natin dito sa mundo ay sex. Alam ko na ang pinakamatatamaan or makaka-relate dun sa mga sinasabi ko yung mga tao na dumadaan nga sa puberty sa ngayon. At marahil ilan sa mga nanonood nga dito sa channel na ito ay adolescent, yung mga teenager. Nagets yung mga sinasabi ko. Kung kaya magbabahagi din ako ng mga guidance na natututunan ko tungkol sa mga bagay na ito nga. Pero ang punto nga dito ay magsimula tayo sa ganitong klaseng pag-uusap. Sana mas ma-open natin to sa mga paaralan at sa mga pamilya natin para makabuo tayo ng isang programa na magiging solusyon nga sa ating problema sa kakulangan ng edukasyon tungkol sa sex. Hindi dapat ikahiya din yung mga salita tungkol sa sex kasi yun nga yung nagiging problema dahil nga ikinakahiya tapos may tabu. Kaya nga magkakaroon ng disgrasya kasi hindi na pag-uusapan ng maayos eh. So kailangan talaga natin mag-usap tungkol sa sex. Hindi sa bastos na paraan, kundi sa direkta at yung malinaw lang na pakikipag-usap sa isa't isa. Bukod pa nga sa school, saka sa mga pamilya, ay sana yung mga simbahan at mga moske, kahit anuman ang religion na kinabibilangan mo, ay sana nga mabuksan ng maayos tungkol sa topic na ito.
Kasi kaya nga dumami yung tao dito sa mundo ay meron talaga tayong reproduction urge. Meron talaga tayong pagnanasa na magpadami dito. Kaya nga sobrang laki ng negosyo tungkol sa prostitution tsaka sa pornografiya, di ba? Kaya nga may nagsasabi na ang prostitution yun yung pinakaunang trabaho sa lahat, di ba? At maisasaayos lang natin ang lahat ng ito kapag mapag-usapan muna natin. So isang video ito na nagbubukas nga ako tungkol sa sex education at kailangan talaga natin pag-usapan to sa bansa natin dito sa Pilipinas. Sana magka usap ang lahat ng mga tao dito sa ating lipunan para maayos yung education natin dito tungkol sa sex. Para maprotektahan ang mga lalaki at mga babae, lalo na yung mga bata pa. At hindi sila mapadpad sa kung saan-saan, sa kung ano yung gagawin nila tungkol sa sex. Ang sex ay isang sagradong gawain mula sa Diyos na pundasyon ng lahat ng ating mga pamilya at ang paraan nga ng pagpapahayag ng pagmamahalan sa mag-asawa. Kung kaya sana ay mapag-usapan natin ito ng maayos para ito ay makatulong sa atin kaysa makahadlang sa pagbubuo nga o pagtataguyod ng isang maayos na lipunan. Naayon sa kalooban ng Diyos. Magtulungan tayo mga kapatid at pag-usapan ang sex sa maayos na paraan. Salamat po at God bless.